kundi si Aryan. Ma'am Jenna, ba't niyo sinasabi sa akin ito? Ayaw mo bang malaman? Hindi ba sumagi man lang sa isip mo na baka anak mo yung dinadala ni Aryan? Wala akong nangyari sa amin yung ni Aryan. Talaga? Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng dahilan para umalis si Aryan, iwan si Tristan at bumalik sa'yo. She's miserable. At nakikita ko, Waldo, na nawala na talaga ang pagmamahal niya kay Tristan simula na bumalik ka. Kaya lang, sumusuko ka na pala. Ako, hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi si Tristan. Ganun ko siya kamahal. I will save him from her. Dahil alam ko, hindi naman siya ang tunay na mahal ni Aryan. Ma'am Jenna, mahal na mahal ko si Aryan. Pero pinakawalan ko na siya. Masakit. Pero ayoko kong manggulo. Lalong-lalo na ngayon. Bakit kung hindi niyo gawin yun, hayaan niyo na lang din sila. Lalo na't magkakaanak na sila. Ma'am, kung wala na ako, tayong ibang pang pag-uusapan. Baka ako pwedeng mauna na ako. Pagpakumanin niyo. Ikaw pa rin.
Excuse me. You're in the way. Hindi ka na talaga nadala, no? In-English mo na naman ako. Nalimutan mo na ba kung anong nangyari dyan sa anit mo nung huling in-English mo ko? Gusto mo, paalala ko sa'yo. Nasa palengke ba tayo? Dinadalhan ko na nga ng bulaklak ang pamangkin mo, inaaway mo pa ako. Sige, kapag ikaw naman na ospital, mas marami, mas maganda pa ipadadala ko sa yung bulaklak. Isama mo pa ang bulaklak ng patay. Oo, oh, taga-palengke ako, taga-kalye, laking kanto. Ang mga katulad namin, walang ganyan, 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 ganyan. Ang meron lang kami, eto. Kaya masisiguro ko sa'yo, bago ako mawala, ikaw uunahin ko. Really? Hindi ka kaya atakihin sa puso kapag nalaman mo kung sino talaga ang tatay ng dinadala ni Aryan? Oh, kung nakikita mo lang ang sarili mo ngayon sa salamin, para kang nakakita ng multo, o baka nakita mo lang ang katotohanan na ang pamangkin mo ay talagang malandi. Excuse me! Hindi ka excuse! Tama na! Tita, tingnan niyo lang si Aryan doon. Please. Dahil sa mata mo, palagi ako ang mali. Ako ang may kasalanan. Dahil pareho natin alam, ang gusto mo, mawala sa buhay ko si Aryan. Well, hindi mangyayari yun, Jenna. Hindi mo ba nakikita? Wala na. Hindi mo na maibabalik ang dating relasyon niya ni Aryan. You're just fooling yourself. Oo. Oh, siguro nga may nagbago. Pero ayusin namin, lalo na dahil magkakaanak kami. Bakit? Is it really worth fixing? Responsibilidad mo ba talaga ang dinadala niya? How sure are you na sa'yo yung bata? How sure are you na sa'yo yung pinagbubuntis niya at hindi kay Waldo? Funny, sa tinagal-tagal ng pagsasama niyo ni Arya, ngayon lang siya nabuntis kung kailan dumating si Waldo. Mag-isip ka, Tristan. Mag-isip ka. Maraming salamat po, mga balero. Waldo, hinahanap ka na lalaking sa loob. Umakyat ka na doon. Talaga? Ikaw, oh. Tara. Ay, hindi na pwede. Wala mag-aasik ako sa kanila. Walang tao dito. Sige na. Sugot ka laman. Meron na? Panset, meron na. Kanin. May okay, sosyo manok na yan, ha? Salamat. Meron pa sa loob. Kumala kayo. Ano? Salamat. Dugo, may pakanahan itong lahat. Eh, ikaw, masaya ka ba? Oh, hindi mo obvious. Sinatanong mo ba? Eh, si Aryan lang ito itong papasaya sa'yo, eh. Eh, sana napangiti kita dahil dito. Ngiting-ngiti na nga, oh. Ikaw, drama mo. Masok ka na sa loob. Thank you. Naantay ka na ito. Sige na. Oo. Ano mo? Tingnan mo. Bakit ako tingnan? Hindi na. Bakit? Ano ba
bawal doon. Sasabihin mo. O, yan, oo. Oh, oh. Thank you. Sige, masok ka na sa loob. Tara, tara nga. Punta ka na doon. Huwag na ako sa taas muna po. Okay, Waldo. Ayos lang ako dito. Ah, sige. Hindi na ka pa nila inintay. Ah, sige, excited lang din. Makasiwa, makasiwa. Yan. O oh, yan. Exacto na. Exacto na, oh. Okay. Pantay na yan. Ayan, tama, yeah, tama. Thank you. Ah. Nandito na ang papa ko sa lahat ng peste, daga, ipi sa bahay ko. Ang laki niyan. Anong peste? Ha? Anong peste? Peste nito. Tingin ko yan. Laki nito, oh. Saan ko nakuha to? Ang ganda nito, tay, ang laki, oh. Nak, kita mo naman. Proud na proud kami talaga sa'yo. Ay, sige mo nga. Laki niya, no? Ako, gusto kong ganyan. Masaya lagi. Masaya po ako lagi. Gusto ko kayong gada. Hanapin niyo po sa amin, di ba? Hindi namin makakalimutan niyo. Ang pinaka-importanting bagay dito sa buong mundo, pamilya. Di ba, tay? Tsaka, mapalad ako kasi yung pamilya ko ay nabigay sa akin. The best! The best, tay! The best kayo, tay, tignan mo ito, oh! Binigay pa namin yung regalo namin sa'yo. Ito? Ah. Oo! Sabihin siya na! Sumuna na! Sumuna na kayo, Bis! Ano ito? Galing sa'yo? Oo! Sa amin lahat! Ano ito? Cellphone! Hoy, kuya, muntik na akong magkasipon dahil dyan, ha? Okay lang, mukha ka naman sipunin. Hindi lang. Ang ganda na ito, tay. Thank you. Sabi kasi ng kapatid mo, eh. Yan talaga ang kailangan mo. Eh, oo nga naman. Lahat ng tao, lahat, may cellphone na. Ikaw na lang ang Jurassic. Kataya ka. Oh, okay ba yung mga pagkain nyo? Text mo ako, po, ha? May cellphone na yan ako. Sarap ng pakiramdam na nakapagpatapos. Lubos-lubosin mo na yan, tay. Di na mauulit yan. Oo! Loko talaga, eh. Ayusin mo yung pag-aaral mo. Para din sa'yo yan, loko. Iirit mo muna ni tatay. Maghanap ng trabaho, hindi ka nakatapos. Kung mga nakatapos nga, eh. Hirap na hirap pa rin kumuha ng trabaho. Ibalila, tay. Para sa inyo, hindi ako susuko. Promise yan. Kahit anong trabaho, papasukin ko. Tapos, magre-review ako ng magre-review na maigi para pumasa ako sa board. Pag engineer na ako, pag-iipunan ko na yung eatery na pangarap natin. Lakas naman si Kuyo. Oh. Nagmahal. Nasaktan. Nakulot. Nagkasugat-sugat. Atin na lang muna, tanay! Nanay, nailong ko! Yan na naman pinagtaman niyo eh. Sabi ko sa inyo eh. Oh, ayan. Sa inyo na yan. Ay! Oh. Tayo naman eh! Huwag yata mo baka mapasag, ha? Tay! Matulog na. Mabagsak, King! Matulog na, Waldo! Sigit mo talaga eh! Matulog na! Huwag kita kulot ka, kuya! Bakit? Doc, how's Aryan and the baby? Actually, okay naman si Aryan. But I have to tell you something important about the baby. Base sa resulta ng prenatal exam, may nakita akong heart condition ng baby sa sinapupunan ni Aryan. And I suspect na there is more than one hole sa puso ng bata. Ano ang gagawin namin? I suggest na pumunta na lang kayo sa States para ma-attend yung needs ng baby doon kasi wala tayong machinery dito. I'm sorry. Everything to save our baby, don't worry. I don't know.
Nagtapos ka with honor sa isang prestigious school, and you achieved that while working for Supreme Pacific. That's impressive, Mr. Del Mar. Thank you, ma'am. So, gusto kong isipin na kaya ka nag-a-apply dito kasi gusto mo talaga itong trabaho na to. Oo naman po, ma'am. Gustong-gusto ko po talaga. Kaya nga po sana po, magamit ko po yung pinag-aralan ko sa kumpanya ninyo. Mataas yung chance mo. Thank you, ma'am. I've been thinking about this for the longest time. Sa tingin ko naman, ito na yung tamang panahon. Ano bang tamang panahon? Para saan? Tita, para ulitin ko yung alok na bumalik na si Aryan dito sa bahay. Basta. Pep, naintindihan ko. Dahil sa nangyari, kailangan bumalik sa poder ng Tito Rosine. Pero kailangan ako ng anak natin. Gusto ko kayo alagaan. Ganito, kung gusto mo, dalawa kayo dito ni Tito Rosine. Maraming mag-aalaga sa'yo. Lalo maging safe ang baby natin. Ngayon, mananahimik ako, ha? Kung anong sasagot ni Aryan, doon ako. Babe, I want to be with you 100%. Gusto ko kayo alagaan. Ano pa lang sabi doon sa bahay na nahanap mo sa Malabon? Eh, yun na ka, nay. May nauna na raw. Tapos yung nakita ko, masyado matataas ang renta. Kausapin na lang natin yung pinsan ko sa Rizal. Asan ba si Waldo? Masyado namang malalayo sa school to si King. Madalas na ka nalilate, Baka mas lumala. Right, Tay. Excuse me, ha. Hindi kaya ako nalilate. Maaga lang sila dumadating. Bakit ka bata ka? Grabing krimen sa Pilipinas ngayon, no? Pati barbie ko, ini-snatch. Oh, sayo na to sa akin. Tumako eh. Oh, kumusta yung interview mo? Ayos, Tay. Tanggap ba? Hindi pala, pero mukhang matatanggap ako. Kasi natuwa sa akin, nag-i-interview sa akin eh. Good, very good. Magdasal natin yan. Alam, alam. Magdasal natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain aming kakainin at salamat din po sa interview ng aking anak at ang aming kakainin na may maging kalakasan namin para magawa namin mga bagay na ayon sa inyong kalooban. Jesus name we pray. Amen! 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 Amen. Amen. Kain na, Nay. Nay, gusto mo yung pagkain, ano? Oo! Ay, nanlalaki mata mo, Because I never loved you, Jenna. Jenna, sinubukan ko. Maniwala ka sa akin, sinubukan ko. Naging tapat ako asawa sa'yo. Naging mabuti ako ang ama kay Jessica. I tried! I tried! Ang kapal na mukha mo! Ayup ka! Ayup ka! Kung kailan dumating si Waldo.
Sigurado ko lang na maayos kayo nito tarasing dito. Salamat. Diyos ko! Ano nangyari dito? Ay naku! Ano ito? Ano ito? Jenna! Diyos ko! Jenna! Anong ginawa mo sa sarili mo? Jenna! 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 Ano bang ginagawa mo? Akala mo nagpakamatay ako. At ano? Mapupunta si Tristan at si Cheska kay Arian? No. Hindi panahon para doon. Mamay, pakisabi sa maid, linisin ang kwarto. May lakad ako. Gusto ko paglabas ko, malinis na ang lahat. Gano'n ba ka-importante itong pag-uusapan natin at pinuntahan mo pa ako sa bahay ko? It's about Tristan. Of course! It's about him! Kailan ba naman tayo nag-usap na hindi tungkol sa ex mo? Huwag mo na akong daanin sa pagiging sarcastic mo. I'm not in the mood. Okay, fine. Paano tungkol kay Tristan? Babawiin ko sa kanya ang lahat ng binigay ko. Ibabalik ko siya sa dating kawawang Tristan. I have a proposition to make. And it involves a certain Ronaldo Del Mar. Kung matatapos ang expansion by 2018, the net income growth of Super Pacific will go as high as 60%. Of course, it will not fail if you invest in us. So what do you think, Mr. Cheng? Your business plan is promising, Tristan. But sorry, I have to turn it down. Bakit? Ano nangyayong problema? I have to be honest. Simone's business plan is more realistic. Yours is too ambitious. Wait, Simone? Mr. Cheng! Yes? Oh, nasabi mo na pala kay Tristan. Well, I was hoping to tell him myself. Excuse me. I just have to take this call. Hi, Margaret. Napatawag ka? I'm sorry to bother you, Tristan. I just want to hear your thoughts. Tungkol saan? Meron kaming aplikante. Dati mo siyang empleyado. I happen to recognize him from the Spratly's incident. Si Ronaldo Del Mar? Alam mo, masyado akong disappointed sa taong yan. That's why I fired him. So do yourself a favor. Huwag mo kukunin ang taong yan. Mr. Del Mar. Yes, ma'am. Why didn't you tell us na nakulong ka pala before? Ay, hindi ko po sinabi, ma'am, kasi hindi ko na ako naisip na importante pa yun dahil acquitted naman po ako, eh. I'm really sorry. King! Kuya! Kumusta? Natanggap ka na? Hindi. Ako natanggap. Akala ko ba natuwa sa'yo yung ano? Wala eh. Ano na lang yung criminal record ko. Bawal yun ah! Mali yun, kuya! Mga epal yung mga yan ah! Kaya ba na, wala naman tayong magagawa dun. Sige na eh. Ay! Nakakaloka! Nalagnag pa! Kaya namang nagmamadali ka! Tawag ako sa'yo ulit. Kuya, pasensya ka na ha. Kailangan ko lang kasi itong mahabol itong mga papel na ito para sa promotion eh. Sorry talaga.
nagsosorry na ako. Ikaw, hindi pa. Wala kang kasalanan? Malinis ka? Ano? Boy! Miss. Okay. Magsosorry naman din talaga ako. Medyo na-delay lang kasi... Jesus! Hindi ka magsosorry kung hindi pa kita nasita. Alam mo talaga dapat ibalik niya sa eskwelahan niya, GMRC. Wala nang gentleman dito sa mundo. Wala na talaga, Miss, tumatakbo ka kasi. Nakatayo na ako dito eh. Pumipila na ako eh. Kukunin ko na sana na bunggo mo ako, di ba? Kung nakating ka sa dinadaanan mo, hindi mo ako mabubunggo, hindi manalaglag yung gamit mo. Ngayon! E di lumabas din! Ako pa nga ngayon ang may kasalanan. Eh, kuya, pasensya na ha. Nagmamadali kasi ako eh. Yeah. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ha? Pag itong mga papeles na to hindi umabot sa promotion, isisisi ko talaga ito sa'yo! Eh, nagmamadali ka pala eh. Nakukuha mo pa magtaray. Ayun na yung tricycle, miso. Oh. Akin na yung papel ko. Yung envelope ko. Yan. Okay na. Ikaw na mauna dyan. All the best dun sa promotion mo. Good luck! Che! Huwag na huwag lang talaga magkukusang landas natin. Kung hindi, pipiguti ko yung ilong mo! Ikaw na nga itong may kasalanan. Nang lalaki pa yung butas ng ilong mo. Kuya, tara! Ano pa? Diretso mo sa butika, kuya. Bilang mong pampakalma. Matagal ko nang kilala yung Simon na yan. Manunulot talaga yan. At saka yung Mr. Cheng na yun, pagsisisihan niya, tinabla niya ako. Okay, pare. Salamat. Sir Tristan, ipaghahain ko na po kayo? Hindi na. Wala akong gana. Sigurado po kayo, sir, kasi nagluto... Sabi ko, wala akong gana! Tristan, nagluto ako. Kumain ka na lang kung nagugutom ka. Pasensya na, tita. It's work. Kung may problema ka sa opisina, huwag mong dalhin dito sa bahay. Alam mo namang bawal ma-stress si Arian. I'm sorry talaga. Puntaan ko lang muna si Arian. Pero kahit malayo yung prince, hanapin niya yung princess. Tapos gagawa sila ng castle. Yung malaki. Matibay, para walang makakatibag. Tama na yan. Kaya na tayo. Mainit ata, ulo mo. May problema ba? Wala. Lilipas din to. Come on, you can tell me anything. Sabi na lilipas din to. Kina mauna ka na kumain, may lakad lang ako. Saan kayo pupunta? Yung grocery lang kami, Chang. Hindi kayo alis. Ano? Tristan, hindi kami pumayag na tumira dito sa bahay mo para gawin mong preso. Walang alis dito! Ano ang problema mo? Problema ko! Gulo-gulo na ako! Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Gusto ko patihin yung bata! Gusto ko makasigurado na akin yan!